Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surprise TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads. Kaya nito. Just relax, kung hanap mo ba ang ganito? Sasad ka ng mga ban na swak sa busa nyo. Need to order ang units pag ganyan ang usapan. Pick up, multi-cap, transformer at mga ban. Every wagon day, 17 smiley. Lahat nandito na, just visit na mga pre. Ngayon mga kol, ipakita natin yung ating off-road concept na DA-17B 4x4 Tiptronic. So ito yung mga latest na mga unit ngayon mga kol, DA-17B. So year model po nito mga kol is 2015 pataas. Yung makina nito mga kol is RO6A engine, 660cc BVT na po siya mga kol, 12-valve EFI or electronic fuel injected po ito mga kol. So titingnan natin mga kol kung ano yung mga binago natin dito sa ating unit din. Tapusin nyo yung video para malaman nyo kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So yan, so yung kulay ng ating unit mga kol is black and blue. So yan po yung request ng ating customer. So this unit is going to Baguio City. So taga Baguio po yung may-ari nito. So gawin niyang mini camper van. So titingnan na natin mga kol. So ayan, black yung hood. So ito yung gusto ng ating customer. So chrome. So nilagyan natin ng chrome ito mga kol sa kanyang hood. Kasi yung original nito is plain lang po siya mga kol. So ito yung headlight ng ating mga DA-17B. So H4 po yung ating bulb nito sa high beam at saka low beam. T10 yung ating park light, naka LED na po yan din yung ating signal light dito mga kol. So may pa curve siya dito para makita natin dito sa gilid kasi wala na po siyang fender light dito mga kol. Ayan, so meron tayong customized na fog lamp. So bilog po yung kanyang fog lamp. So ganitong setup sa fog lamp mga kol, yung design po is katulad po sa DA-17W. So V lang po ito, sa original is wala po siyang fog lamp. So nilagyan natin ng fog lamp sa request ng ating customer. So ayan, black na po dito. Ayan, black yung mga grills natin dito sa ating bumper. So ayan, meron tayong steel bumper dito sa harap mga kol para protection dito sa harap. Tapos at the same time, maganda din siya tingnan kung meron siyang bumper dito. Ayan. So fully tinted po yung ating unit mga kol. So nilagyan natin ng chrome dito. So yung original niya is wala po siyang chrome. So pinalagyan ng customer based sa request ng ating mga owner. So yan. So meron tayong customized na fender dito mga kol. Yan po yung customized na fender natin. Magkahiwalay po siya bawat parte ng ating unit. So yan. Yung sa bumper, ito po yung sa bumper, sa fender at dito sa ating door. Ayan. So lifted yung ating unit ng 2 inches mga kol. So yung lift up natin is nag-lift tayo dito sa kanyang coil spring. Yung gamit natin is bakal pinamachine shop natin. Then nag-lift din tayo dun sa kanyang cross member. So yung gamit natin na gulong is 13 inches na mud terrain tire. So mag wheels po yan, brand new mga kol. Yan, so ito yung mud terrain tire. Forsium yung brand. Yan yung gamit natin. So yan po yung mga mud terrain na 13 inches na lumabas ngayon dito sa atin. Ayan. So, yan po. Then, yung kulay ng ating unit is pinablock ng customer natin dyan. And tapos, dito, makita natin is pina-body color niya. So, yung ginawa natin is nagpa-sticker tayo dito sa kanyang quarter glass. Tapos, pinapinturahan natin para maging body color po siya mga kol. So, meron tayong mga rain visor. So yan oh. So original po yan mga kol. Tapos dito meron din tayong fender. Yan, yan po yung fender flare natin. Yan, magkahiwalay pa rin siya. Tapos yan, mud terrain. So kinulayan natin ng red yung kanyang brake drum. Yan. So fully undercut po yung ating unit. Yan, makita natin yan.
undercut na po yan. So meron tayong customized spoiler dito. Yan po yung customized natin na spoiler. Tapos meron tayong stainless na ladder. So yan po yung request ng ating customer na lagyan ng ladder dyan. So third light, ayan. Tapos meron tayong sticker sa ating YouTube channel. Ayan, so meron din tayong stickboard dito sa likuran. Ayan, para hindi diretso sa ating plastic na bumper pag pupunta tayo dito sa likuran na side. So meron din tayong nilagay na plate holder para hindi mabend po yung ating mga plate number. So ito yung tea light ng mga DA17B, katulad siya ng DA64B. Ito yung kanya brake light at saka park light. Ito yung ating signal light, din yung ating reverse light. Ayan. So, yan, meron siyang wiper dito, washer. Ayan po yung washer natin. And so dito mga call, meron tayong nilagay na third seat. Yan po yung request ng ating customer. So lagyan ng third seat dito. Ayan, so brand new na po yung ating mating. Then yan po yung ceiling natin, bago na din yan mga call. So meron din tayong room light dito. Yan po yung room light natin. Ayan. So diba? Ang ganda. So titingnan natin to. Ipo-fold natin yung upuan na yan para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating Everyvan na DA17B. So medyo malaki po ito mga call compare sa mga DA64B. So galing dito hanggang dito is malaki po siya ng 1 inches. Then galing dito sa itaas hanggang dito is mas malaki din siya ng 1 inches compare sa mga DA64B. So yung DA64B, yan po yung mga model na 2005 hanggang 2014 model mga call. Ayan, so check natin dito. Ayan. Ayan, so ito yung upuan natin. So straight lang po siya mga call, pero meron din siya mga variant ng captain seat. Ayan, so pero bihirang-bihira lang po kasi gamit na gamit pa po sa Japan yung mga ganitong mga unit. Ayan. So yan po yung upuan natin straight, kasi po yung tatlong tao. So ipo-fold natin to para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating DA17B. Ayan, so tatanggalin lang natin to. Ayan, para ma-fold natin yung ating upuan. So hilain natin dito. Ayan. Ayan, kita natin. Ayay, sorry. Ayan. Ganun lang. Tapos hilain natin to. Ayan. Ayan. So, makita natin yan. So ganun na po siya. Tapos ganyan. Diba? So pakita natin. Yan o, ang laki ng space ng ating unit. So tatanggalin natin to para makita natin. Ayan. So tatanggalin natin yung third seat natin. So yan po, makita natin, sobrang laki ng space. Pwede na tayo maglagay ng kumot dito mga call, para magiging mini camper van na po siya mga call. So meron na kayo kaagad na mini camper van sa inyong unit. Ayan. So makita natin gaano kalaki yung space. Ayan. So makita natin, nakaupo po tayo dito. So ayan, taas natin yung camera natin. So ayan. So nakaupo po tayo dito mga kalyan. So ang taas pa ng clearance dito sa ano, yan o, yan ang taas pa yung ano natin, yung clearance dito sa itaas. Yan, nakaupo po tayo. Then yan o, diba pasya po tayo mga kapag, kung hindi kayo mataas na tao, hindi lang kayo abot ng mga 6 footer, 7 footer, pwedeng pwede na po tayo makahiga dito sa ating mini camper van na unit. So DA17B. So yan, check natin dito. Ayan, natin. Yan po yung upuan natin pag naka-fold siya. Ayan. Ayan. Ayan o. So meron tayong tie wrench dito mga call. Dito meron din tayong jack. Ayan. So yan po yung jack and tie wrench natin. Balik natin.
So balik natin yung ating mating dito. Ayan. Ayan, kita natin yung mating. Ayan. So yung mating natin. So, ayan. So pakita naman natin yung ating ano dito mga kal. Yung ating driver side. So power window po. Pag power window po na mga unit mga kal na original is meron siyang lagayan dyan sa itaas. Yan o. Yan po yung lagayan. So meron siyang compartment dito. So meron din tayong extra na fan na nilagay dito. Bisa gusto ng ating customer. So yan, marami siyang cup holder. Isa, dalawa, tatlo, apat. And meron din dito sa gitna. So naka handbrake po siya. Meron siyang handbrake. Tapos ito yung ating upuan. So ganito po yung mga D17B na upuan pag hindi siya captain seat. So yun o. Naka brand new leader na po yung ating upuan mga kan. So makita din natin dito yung ating 4x4 switch. Ayan, yung fog lamp switch natin, ito yung nilagay natin. 4x4 switch, then yung ating headlight adjuster or yung beam adjuster natin. So ito yung ating dashboard. So yung dashboard natin is ginawa natin na katulad sa mga DE64. Kasi ano, mas maganda siya tingnan. Yan o. Tapos makita natin, ito yung ating shift lever. Ayan. Tapos pwede siya manual, pwede siya automatic. Ito yung automatic, then dito yung manual mode mga kol. So aircon is analog. Ayan. So hazard switch and easy, then yung blower, then hazard switch, then ito yung ating panel gauge. So makita natin dyan, naka-park po siya. Then start natin. Ayan. So makita natin yung ating handbrake, naka cold start. Ayan. So makita natin 184,552 kilometer yung kanyang tinakbo mga kal. So ayan o, yung kanyang yung gas level, ito yan. So makita natin. So minsan kaya po siya ng 120 to 135 yung takbo niya mga kal pag strip yung daan. So ayan o. So ganito lang, apak ng brake, tapos yan, drive one, then lagay natin sa manual mode. Ayan, yan po yung manual, naka 1M po siya, ibig sabihin naka manual mode siya. Pag gusto nyo mag ano andar or yung ano, ganito lang then bitawan nyo, makita natin na naka second gear na po siya, manual. Ayan, so pag dito hindi natin makikita yan na mag second gear kasi kailangan po siya na patakbo yung ating unit. Ayan o. So makita natin, ito yung ating legro mga kol, yung brake pedal, then yung ating accelerator pedal. Yung ating accelerator pedal mga kol is electronic na po siya, wala na po siyang cable. Ayan. So open natin yung ating hood para makita natin dito. Ayan dito. Ayan. So meron din tayong console box dito mga kol. Ayan. Ayan. Titingnan natin dito mga kol kung ano yung nandito sa ating hood. Ayan. So yan, mystic. Ayan. Dito natin ilagay. So ayan. So ito yung ating ilalim ng ating hood mga kol. Makita natin. Nandito yung ating engine coolant, reservoir. So hanggang dito yung full. So coolant po yung gagamitin natin mga kol para maiwasan po yung madaling pagkasira sa ating cooling system ng ating makina. So kailangan coolant para maiwasan po yung mga pagkakaroon ng mga yung mga madumihin or yung mga rust dito sa ating cooling system. Kasi pag magkaroon ng mga madumi or yung bakal, magkaroon ng anong tawag niyan sa ano, parang rush. So yung ano, masama yan sa yung tubig, kapag tubig yan or yung coolant, masama yan, yan po yung babara sa ating radiator. So that time na po, hindi na po siya mapalamig ng maayos
sa ating radiator yung ating coolant or yung ating cooling system. Ayan. So dito windshield washer reservoir, then yung ating brake fluid reservoir. So yan po yung nandyan sa ating hood. Ayan, makita natin. Dyan, ayan. Ayan, so titingnan naman natin yung ating makina. So dito, ganyan natin. Then, open natin. Ayan. Ayan. So, ito yung makina natin. So, RO6E 660cc. So ito yung BVT na makina. So yan yung BVT solenoid, yung mga injector natin, yung ignition coil natin nandiyan sa ilalim po, kasama na po yung spark plug. So yan yung ating temperature sender, yan po din yung ating oxygen sensor, dalawa po yan. So yan, oh, ganda ng andar ng ating makina. So dito tayo mag-refill ng oil kung gusto natin mag-refill. Ayan. So titingnan natin sa kabila para makita natin lahat yung feature ng ating unit. So yan. Ayan. Open. Ayan. Open. Ayan. So ayan po yung ating dito sa passenger side, makita natin yung ating alternator, yung ating aircon compressor, yung ating throttle body. Ito po yung ating throttle body. Yung AGS oil, nandyan po yung AGS oil natin. Dyan po, dito po tayo magre-refill ng oil. Yung ating air filter housing, sa ilalim nito nandyan po yung ating air filter. Main fuse box, yung ating nandito yung ating computer box or ECU dito sa gilid ng ating air filter. Ayan. So yung gas opener, nandito po yan mga call. Makita natin, gas opener. Ayan, nag-open po siya. Then ito. Ayan. So, ayan po yung ating gas opener. So, dito tayo magpagas. Ayan. So, nasa right side po siya sa passenger side mga kapatid. So, ayan po yung feature ng ating unit ngayon. So, naka-Android po siya mga kapatid. Baka makalimutan natin. Naka-Android touchscreen stereo with reverse camera po yan mga kapatid. So, ayan. So yung presyo sa ganitong setup mga kol is umabot po siya ng 390,000 kasama na po yung lift up, yung ating mga fog lamp, kasama na po yung mud terrain tire 13 inches, front and rear bumper, spoiler, ladder, yung third seat, yung under stereo with reverse camera, yung mga fender natin na customized kasama na po yan mga kol. 390,000. So ganito na po yung setup ng inyong unit. So kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo mga call. So yan lang po yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ang ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads katulad ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.